Next naman guys, yung ating lumang TV na LED. Kuha na natin ng ECA. Yan, so nakaanda na siya. So nakasaksak na siya dito. So kuha natin siya ng easy current. Yung LED TV natin ay nasa 0.21 amps. So listan natin para makuha natin kung magkano ang babayaran natin na kuryente. Yan, ito ating formula for estimating energy consumption. Wattage times hours used per day divide 1000 equals daily kilowatt hour consumption. Yo, ang 1 kilowatt equals 1000 watts. Yung ECA natin ay actual consumption apps, yung ginawa natin una. Yan. So para makuha natin yung wattage, ito, meron tayong magic triangle, yung P equals I times V. So P means watts, I amps, V is volt. So meron tayong I, yung ito, AC, actual consumption amps, i-times natin sa 230 volts na given para makuha natin ang wattage, saka tayo magta-times use per day or 24 hours. So simulan na natin. Dito naman tayo sa ating LED TV na Samsung. Ang ECA niya ay 0.21 amps times 230 volts. So ang sagot ay 48.3 watts. Titimes natin sa 24 hours na paggamit ng TV. Ang sagot niya ay 1,159.2. Dinivide natin sa 1,000 para makuha ang kilowatt hour. Ang sagot ay 1.15 kilowatt hour. Times natin sa 14 pesos per kilowatt hour. Yan, 16.22 pesos ang paggamit ng 24 hours na LED TV light na babayaran natin sa every 24 hours or every day. So ayan mga katingswido, alam na natin kung magkano ang ating babayaran sa hours used per day ng device o mga electric device sa ating mga bahay. Ayan. Tandaan nyo lang yung ating mga formula. Ayan, for energy consumption at sa ating magic triangle. Tandaan lang natin na ito ay isang estimating energy consumption. Posibleng bababa pa siya or tataas. At least meron na tayong idea tungkol sa bawat device ng ating ginagamit. Para gusto nating mabawasan, syempre, huwag natin gamitin ng mahaba yung ating device na mas malaki yung konsumo. Yan, sana may nakuha kayong idea tungkol dito sa ating estimating energy consumption. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe, like and share and comment for more videos. This is Rametric. Thanks, we do.